And yung kanyang pagiging cold, remember mga ka-pixie na meron tayong cold energy dito, may ice king and ice queen tayo. Yung kanyang pagiging cold, yun yung kanyang defense mechanism para hindi mo siya ma-question. You are having difficulties pagdating sa relation, sa communication mga ka-pixie, kasi parang ang cold ng communication yung dalawa, parang hindi masyadong kayong magkaunawaan, walang alignment, ganyan. And parang kung nag-aaway kayo, parang hindi nare-resolve yung mga pag-aaway nyo. Especially guys, kung LDR kayo nitong person mo. Hello guys, hello Virgo. Welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ito ang ating May Love Scope para ngayong May 2023 para sa Virgo, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Simula ngayong May mga kapiksi, magfo-focus na tayo sa 12 signs na upload. So, ang schedule ng upload natin ay every Sunday, Tuesday, at Saturday ng gabi mga kapiksi. So, yeah. Tingnan natin yung mga influences sa love life nyo guys ngayong May 2023. Comment down below if nakaka-resonate kayo sa mga energies mga ka-pixie. Combination ng positive and negative energy guys. Pwedeng mag-resonate sa inyo, pwedeng hindi. So meron tayong children, meron tayong short term, meron tayong young female. Meron tayong ice king, dark male, at saka ice queen mga kapiksi. So ito ay pwede sa kahit anong klase ng relationship mga kapiksi. Okay, pwedeng he-he na relationship, pwedeng he-she na relationship, pwedeng she-she na relationship mga kapiksi. So yung mga female energies mga kapiksi, we have young female and ice queen energy. Pwedeng ikaw ito or pwedeng energy ng person mo mga kapiksi, young female, ibig sabihin medyo bata-bata pa, okay, or pwedeng medyo may pagka-immature mga kapiksi. And ice queen, ibig sabihin ice queen and ice king is parehas ng personality, no? Ibig sabihin ito malalamig literal or parang emotionless, no? Parang hindi magaling magpakita ng emosyon, hindi masyadong expressive, ganyan. Akala mo nanlalamig, ganyan, pero ganun lang talaga yung personality nila. Parang hindi sila magaling magsalita, mag-express ng kanilang saloeben mga kapiksi. Pwedeng parehas kayo ng person mo na ganito, no? Especially kung he-she yung relationship nyo, guys, no? Ibig sabihin parehas kayong malamig or parang parehas kayong nahihirapan na mag-express ng emotion sa isa't isa. And then we have dark male energy mga kapiksi. Ito si Papa P, no? Tall, dark, and handsome. Parang ganyan, no? Not necessarily tall, pero medyo balingkinitan yung kanyang kotis. Pwedeng foreigner din mga kapiksi or pwedeng Pinoy, ganyan. Alright? So, yan yung mga physical na description na nakikita natin. And then, for some of you, maaaring may mga anak na kayo nitong person na to, or pwedeng may anak siya, or pwedeng may anak ka. Ibig sabihin, parang single mom or single dad, mga kapiksi. And then, sometimes, itong mga anak na to, parang nagiging cause din sila sometimes ng block sa relationship. Especially, let's say, for example, ayaw ng mga anak nila na magkaroon sila ng partner, ganyan. Right? And then, for some of you, this may be a short-term relationship. Kumbaga, panandalian lang mga kapiksi, okay? Pero yung iba naman, or pwedeng yung short-term na sinasabi is not necessarily yung relationship, pero yung mga issues sa relasyon, no? May mga issues na nag-aaray sa mga relationship, pero panandalian lang. Kumbaga, mga sandaling issues lang, short-term issues, na maaaring gumimbal sa relationship nyo, or mag-cause ng konting conflict, ganyan, pero mare-resolve din naman mga kapiksi. Alright? Okay. So, comment down below if naka-resonate kayo dyan sa mga energies na yan, mga kapiksi. Tingnan natin ngayon naman mga kapiksi, tingnan natin yung love energy nyo Virgo para ngayong May 2023 gamit itong deck na to.
habang sinashuffle ko to guys, naka-flash sa screen nyo yung ating email coaching, Manifest Your Desires Using the Law of Attraction. So, if meron kayong specific na minamanifest sa buhay nyo, pwedeng love and relationship, mga kapiksi, pwedeng career or money, mag-send lang kayo ng email, mga kapiksi, sa pinipiksi@gmail.com. Yung usual na request na nare-receive natin, guys, is about love and relationship. Okay, yung mga gustong magkaayos sila ng kanilang partner o specific person. So, if kailangan nyo ng coaching, mga kapiksi, mag-send lang kayo ng email sa pinipiksi@gmail.com. So, Virgo kayo ay nirepresent ng King of Pens sa ating spread. Ito yung ating love energy, mga kapiksi. Tapos ito yung energy ng Virgo. Tingnan natin yung love energy nyo para ngayong May. Combination ng positive and negative energy, guys. General lang. Pwede mag-resonate, pwedeng hindi. For some of you, guys, maaaring may mga bagay na nagpapahirap sa inyo. No? May mga problema kayo nitong person mo. For some of you, parang feeling ko may excess baggage. Ganyan. Excess baggage. Yung iyong person or ikaw yung may excess baggage na medyo nahihirapan. Parang nahihirapan tanggapin ng person mo. Kung ikaw yung may excess baggage, nahihirapan tanggapin ito ng person mo. Kung siya naman yung may excess baggage, parang nahihirapan ka naman na tanggapin yon sa sitwasyon nyo, mga kapiksi. Okay? And for some of you, meron tayong presence ng fire signs, Aries, Leo, Sagittarius. Maaring fire sign yung iyong partner o specific person. And nagkakaroon din kayo ng issue sa pera, mga kapiksi, nitong person mo. Pagdating sa pera, baka tinataguan ka ng pera ng iyong person, mga kapiksi, or parang merong pinagkakagastusan yung person mo, especially kung ano kayo, codependent, ibig sabihin shared yung sweldo nyo, shared yung resources nyo, ganyan. Parang tinataguan ka ng pera ng person mo or meron siyang pinagkakagastusan na hindi sinasabi sa'yo, no? Baka mamaya ini-invest niya kung saan, mga kapiksi, kung saan niya nilalagay yung pera tapos hindi niya sinasabi sa'yo, guys, sa inyo, guys, okay? And maaaring nagiging issue nyo yun na parang feeling mo pinagtataguan ka niya ng pera or something. And yung kanyang pagiging cold, remember mga kapiksi, no, meron tayong cold energy dito, may ice king and ice queen tayo. Yung kanyang pagiging cold, yung kanyang defense mechanism para hindi mo siya ma-question. You are having difficulties pagdating sa relation, sa communication, mga kapiksi, kasi parang ang cold ng communication yung dalawa, parang hindi masyadong kayong magkaunawaan, walang alignment, ganyan. And parang kung nag-aaway kayo, parang hindi nare-resolve yung mga pag-aaway nyo. Especially guys, kung LDR kayo nitong person mo, medyo nagkakalabuan kayo sa communication, mga kapiksi. Pero yun nga lang, parang yung iba sa inyo talagang sobrang mahaba yung pasensya at saka sobrang maunawain, no, pagdating sa relationship. And yun yung parang best asset nyo pagdating sa relationship, na ang haba-haba ng pasensya nyo, na for some of you parang maraming beses na rin kayong niloko nitong person na to, or maraming beses na siya nagsinungaling sa inyo, pero each time na nangyayari yon, parang you always forgive the person. Magkakaroon din ng linaw ito, kumbaga magigising din sa katotohanan itong person mo, kasi parang you're not giving up on this person. Parang magkakaroon din ng guilt feelings ito, na parang marirealize din niya na mali yung mga ginagawa niya sa inyo, mga kapiksi. Meron tayong presence ng water signs, Cancer, Pisces, Scorpio, and another earth signs, Capricorn, Taurus, Virgo. So, maaaring may mga ganyan kayo sa natal chart nyo, and maaaring may ganyan or sila sa natal chart nila. Comment down below if nakaka-resonate kayo, pero feeling ko yung iba sa inyo parang block na yung communication. Parang nahirapan kayong makipag-communicate dito sa person na to, kasi parang either binlock ka nitong person na to, or sila yung nang block sa'yo, mga kapiksi, for some reason. Or kahit na hindi kayo binlock,
parang hindi ito nagre-reply. Let's say, for example, hindi ka nga niya binlock, hindi mo nga siya binlock, pero each time na para mag-attempt ka ng communication dito sa person mo, hirap na hirap kang kausapin yung person mo. Kasi parang scene mode lang siya, binabasa niya, pero hindi siya nagre-reply. And you'll never know, baka hindi niya rin binabasa yung mga messages niyo, mga kapiksi. Okay? Pero pagdasal niyo lang, mga kapiksi, no, pwede niyo rin pakinggan yung mga relationship subliminals natin dito sa ating channel, like pampakonsensya. Yung pampakonsensya, mainam yung para makonsensya siya, especially if marami siyang mga kasalanan sa inyo and umamin siya sa mga kasalanan na nagawa niya. Okay? And meron tayong pampakontak subliminal para maging ma-okay yung communication nyo, kasi meron kayong communication problem nitong person mo. Yun yung napapansin natin dito sa spread nyo. So, comment down below, guys, if naka-resonate kayo sa reading, okay? So, comment down below if naka-resonate kayo. And also, ito yung inyong full moon, Kapalaran, Virgo. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing. And see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.